pandemya, dapat palakasin ng immune system para hindi mabilis tamaan ng sakit. Dahil dito, maraming nagsasabing dapat daw uminom ng vitamin supplements. Tama ba to? Ang vitamins ay likas na nakukuha sa pagkain, habang ang vitamin supplements ay processed o yung ginawa para sa kaginhawaan ng mga tao. Ang vitamin supplements maaaring gawa sa natural na mga sangkap o di kaya'y sa mga laboratorio. Kung mas mainam ba na kumuha ng vitamins at nutrients sa prutas at gulay, pati sa karne, compared sa vitamin supplement? Definitely, Justine. Dahil kagaya ng binabanggit natin, all-in-one ang package pag nasa nature. Kasi bukod sa vitamins, minerals, carbohydrates, proteins, and fats, may makukuha ka pang iba, kagaya ng fiber, which will also aid in our digestion. No po? So talagang jam-pack ang natural foods ng mga kailangan ng ating katawan. Ayon kay Doc, may mga pagkakataong nirekomenda ang vitamin supplements, lalo na sa mga taong nahihirapang umuya at ang mga pihikan sa pagkain. Dito ngayon papasok ang konsepto ng vitamin supplementation. Pero kinakailangan pong tandaan natin na meron pong iba't ibang levels ng required vitamins para po sa ating edad. Iba po ang sa bata, iba ang sa matanda, iba rin po sa babae at iba ang sa lalaki. Para malaman po ninyo ang tumpak na vitamins na bagay sa inyo, kumonsulta po sa isang manggagamot at basahin po ang label na matatagpuan sa inyong vitamin supplements. So be very careful po sa inyong pag-inom ng vitamin supplements. Ang pag-inom ng supplements, nakadepende sa pagkain natin at nilalamang mga bitamina ng mismong supplements. Ang katawan ng tao ay 80% water. Kung kaya't kapag ka vitamins na water soluble ang iyong iniinom, madali siyang mapunta sa loob ng katawan at madali rin siyang ilabas sa pamamagitan ng mga urinary tract at ng digestive tract. Kaya we need a daily supply of water-soluble vitamins. Ito po ang vitamin B complex, as in boy, B1, B2 hanggang B12, at ang vitamin C. Ang vitamins A, D, E, at K naman ay fat-soluble vitamins. Dahil may kakayahan ang katawan na mag-imbak ng mga ito, hindi natin kailangan ng daily supply ng mga to. Kung iinom ng vitamin supplements, mainam daw na gawin ito bago o habang kumakain. Habang tayo'y kumakain, isasabay po ng katawan ang pag-absorb ng nutrients na matatagpuan sa ating vitamin supplement. So maganda po kasabay sa pagkain or bago kumain para nakahanda na ang ating tiyan. Ang hindi po natin nirekomenda ay yung pag-inom ng ating vitamins nang wala po tayong kinakain. Dahil maaari po magkaroon kayo ng gastric irritation o yung bang ma-disturb ang iyong tiyan dahil hindi naman siya ready to take the nutrients dahil wala naman siyang pagkain, kaya baka magkaroon ng sakit ng tiyan or side effect. Kapaki-pakinabang man ang mga bitamina para sa atin, dapat tandaan na anumang sobra ay hindi mabuti. Halimbawa, kung puro mga pagkaing siksik sa vitamin A tulad ng carrots, kamote, at kalabasa ang kinakain, maaaring manilaw ang balat. Resulta ito ng labis na carotenoids na nagbibigay kulay sa mga gulay na ito. Maaari rin itong humantong sa pagiging irritable at malilimutin, pagkamainitin ng ulo, at panghihina. Lahat ng mga ito ay sintomas ng tinatawag na vitamin toxicity. Imbis na gumaling ang ating katawan, ay pwede kang magkaroon ng sakit kapag ka nasobrahan ka sa ating mga vitamins. Ang isang example dito ay yung sobra ng vitamin D na nakukuha natin sa araw.
Kapag hindi ka naaarawan, kagaya ng mga call center agents o gabi nagtatrabaho o tayo na nasa loob ng ating tahanan dahil quarantine, ano? Kulang tayo sa exposure at ang vitamin D, very important para sa calcium to deposit in our bones. Halimbawang tayo ay umiinom ng supplement ng vitamin D na nabibili bilang kapsula or syrup form, dadami ang calcium sa ating katawan. At pag dumami ang calcium, ito ay nabubuo. Maaring yan ay magbara sa iyong ugat o di naman kaya sa iyong kidney. Kaya magkakaroon ka ng sakit sa bato o di naman kaya magkakaroon ng hypertension dahil mababarahan ng calcium ang mga daanan ng ihi at daanan ng dugo dahil mataas ang level ng vitamin D sa iyong katawan because of supplementation. Nahihirapan ang atay, puso at kidneys sa pag-alis ng labis na bitamina mula sa vitamin supplements. Pero kung ang sustansya ay galing sa mga pagkain, kaya itong maproseso ng ating katawan. Pero bukod sa tamang pagkain, mahalaga rin ang healthy lifestyle para maging malusog. Kapag umiiwas ka sa mga bawal, kagaya ng alkohol, pagsisigarilyo, kapag ka ikaw ay gumagalaw, hindi naman kailangang exercise vigorously, pero dapat ikaw ay gumagalaw every now and then at ikaw ay nagpapahinga or natutulog on time. So ito ang tinatawag nating healthy lifestyle. Hindi lamang sa pagkain, may kinalaman din sa ating pagkatao. Ang vitamin supplements hindi dapat basta-bastang iniinom. Mas mainam na makuha natin ng sustansya sa pagkain kaysa gamot. Sabi nga ni Doc, the closer to nature, the better. Para sa Panahon TV, ako po si Justina Yang.